No, na may ikot na fake news. Yung may nagparatang na aabot na ng 12 pesos yung sa jeep. Kinawash na ng Department of Transportation. Maraming ganun disinformation. Panahon ngayon yan ng ganun. Disinformation to. Eh, sabi ni Enrile, maganda nung observation. Na-observation na rin natin dito matagal na. Sabi niya, ganyan-ganyan din nung panahon ni Marcos. Pinira yung economy. Pinira yung economy. Therefore, health ni, kasi noon, ang timing nung kay Marcos, there was a crisis worldwide. Yes. Yung oil crisis. The debt crisis. The Latin American debt crisis. Kasi ang mga naging crisis nun, di ba? 72-73 oil crisis. 76. Oil embargo. 76 oil embargo. Yung early 80s. 81, the Latin American debt crisis. Ayun yung nag-announce tayo na moratorium. Moratorium. Yung kasalanan ni Bobby Tiglaw. Kasi nagkalkal siya ng basurahan ng Central Bank. Tapos nakita niya na, mga girls, mababao na tayo sa utang. Winnie window dress. Yung story ni Bobby. Hindi, window dressing naman yung kanya. Binuburdahan. Ang ginagawa kasi noon, pinalalabas na meron pa tayong pera pambayad. Tayong dolyar. Which was dollar reserves. Big lie. Ano yun, manipulation lang yun. Pero window dressing. Pero at that time already, ano na, matindi na pati ang international media. Anti-Marcos na anti-Marcos. Ganyan. So ngayon, nagkaroon na economic crisis. Yes. Worldwide yun. Okay. Hindi lang tayo. So ngayon, meron na namang ganun din. Na yung tinatawag nilang contagion ng foreign currencies. Meron nga tinatawag na Fragile Five. Brazil, Argentina, India, South Africa, and Indonesia. Kasama Indonesia. Okay. So, bumabagsak ang currency naman yan. At may paliwanag dyan. Mamaya, baka pwede natin talakayin yun. Pero ito yun lang punto ko. Merong ganyan ngayong problema worldwide. Okay. Economic problem. May trade war ang US. Yes, okay. Maski Australia, tinatamaan ng currency ng napaka-stable na economy. Okay? Sinasabi ni Rilly, ganyan-ganyan noon eh. Eto, ganyan na naman, the same pattern. Okay. Tirahin muna yung economy. Tapos saka na. Mawawalan ng confidence. Yes. Number two, ang business. And therefore, babagsak ang negosyo, mawawalan ng trabaho, and everything. Tapos saka titirahin si Duterte. Okay.